Ang number three na lesson na gusto kong sabihin sa inyo para po ma-secure natin yung success is customer first. Okay? Alam niyo po ba sa business, okay? Ang kita niyo or yung kikitain niyo is nasa bulsa ng mga customers niyo. Nag-guess niyo po ako? Yung kikitain natin sa business or yung profit natin, hindi po yan basta-basta pumapatak sa langit. Di ba? Nandun po yan sa mga bulsa ng mga customer natin and we need to give them something, either meal or magpa-food delivery sila, di ba? We need to give them something para ibigay nila sa atin, dumukot sila sa bulsa nila and ibigay sa atin yung pera para may kitain tayo. Di ba? Hindi po ang pera nakikita nyo is nakalutang kung saan and pipitasin lang natin. We need to exchange something valuable para yung mga customers natin ibigay nila yung pera nila sa atin. Di ba? So, the reason kailangan natin isipin yung lagi yung mga customers natin because hindi sila magiging interesado sa atin kung hindi tayo interesado sa gusto nila. Tama po ba? Di ba tayo, kunwari meron tayong mga bagong kakilala. Di ba? Kapag sila, kunwari, bagong nakasama mo sa conference or nakasama mo sa seminar, kapag yung nakilala mo na yon nagtatanong, kunwari yun, tagasan mo kayo, or ano po yung business nyo, or ilan taon na po kayo sa business. Diba? Ang nangyayari, nafe-feel natin, aba, teka, interesado siya sa atin. Diba? And then, ang magiging response natin sa kanya, automatically, is, how about you? Diba? Bakit ka umatid sa seminar na to? Bakit ka, ilan taon ka na sa business? Anong business yung hinahandle mo? Diba? Kapag naging interesado sa atin yung isang tao, automatically, nagiging interesado rin tayo sa kanila. And, ganun din po sa business. Kapag interesado po tayo, ano ba yung gusto ng customer ko? Diba? Ano ba yung pwede kong maitulong sa kanila? Diba? Pag naging interesado tayo sa gusto nila, sa comfort nila, diba? Sa gusto nila nung mangyari, ang nangyayari, nagiging interesado rin sila sa atin. Ganito po, kunwari po, bibili ako sa restaurant or kunwari sa isang food stand, diba? And ilang minuto na akong nakatayo doon, hindi ako pinapansin nung nagtitinda. Diba? Let's say, naglalaro siya, nasa cellphone niya or ng online game or something, di ba? Ay, ang ma-feel ko, hindi interesado sa akin itong nagtitinda na ito. Di ba? Hindi interesado sa akin itong business na to. So, hindi na rin ako interesado sa iyo. Di ba? Ganun yung nagiging response natin. That's why, be very careful po kapag kunwari lalapit sa atin yung mga customers natin, tapos yung mga staff natin hindi trained sa customer service. Dapat po laging accommodating yung mga customer, yung mga staff po natin. Dapat lagi sila, ano po kulang? Kailangan po ba tubig? Kailangan po ng tissue? Kailangan po ng toothpick? Kailangan po ng additional plato? Kailangan po ng additional food gloves? Di po ba? So, we need to focus. Ano ba yung kailangan ng customers natin? Kapag nakafocus tayo sa kanila, yung mga customers natin, hindi sila magdadalawang isip na pagkatiwalaan tayo para ibigay yung pera nila. Okay? So, lagi pong customer first. Di ba? Not me first. Di ba? So, sa business po, we are servants talaga. We serve what the customers need. Di ba? So, even sometimes po, even talaga, pagod na tayo. Di ba? Ngayon, medyo masama yung pakiramdam natin. Sometimes we need to attend dun sa mga customers natin. Bakit? Kasi customer first.
not me first. Minsan, gusto natin ng pahinga, gusto natin na mag-relax lang, but meron tayong mga kailangang gawin. And inuuna natin siya. That's a good thing. But kung inuuna natin yung kagustuhan natin, ay gusto ko magpahinga ngayon, wala po nang tatanggap ng order kasi sarado ngayon kasi pagod ako kagabi, upuyat ako kagabi. Hindi magiging consistent yung service natin sa mga customers natin. Okay? So, we always need to think, paano ko ba mapapaganda yung service ko para sa mga customers ko? Paano ko ba mapapafeel sa kanila na important sila sa amin, na special sila sa amin? Every time po na may isang customer, make sure na mapapafeel mo sa kanila na, ma'am, you are VIP po dito sa amin. You are special po dito sa amin. What can we do for you? Okay? So, ganun po. Even po sa pag-message, di ba? Minsan nag-message sila sa atin sa messenger po natin. Okay? Nag-message sila sa atin sa messenger. And even sa pagsagot pa lang dun po sa message na nila, that's already, we need to think, paano ba mag-message ng tama sa mga customers natin? Hindi, basta how much, then basta ka lang mag-message ng, di ba, ng hindi maganda, ng hindi maayos yung pag-message, okay? So, yun po, we need to think, ang lagi natin iniisip, how can I help them more? Ano ba yung pwede ko pang magawa para sa kanila? That's why po dito sa amin po, sa company natin, what we do po is, we always think, ano ba yung mga pwede pa nating maitulong sa kanila? That's why, every week, kung mapapansin nyo po, every week po, nagsesend kami ng mga graphics na makakatulong po sa inyo para po sa business nyo. Baka po, kailangan nyo ng pang-post sa inyo po mga social media, and we are giving it for free dun po sa mga customers, sa mga clients namin or partners namin sa business. Para po, somehow, makatulong po sa inyo. Because that's what we are doing po dito. Ano ba yung mga pwede pa nating maitulong na kaya nating ibigay? Okay? Kung kaya naman po nating ibigay, then we will give it to you. Okay? So, that's something na kailangan po natin gawin. So first, okay, balik po tayo doon sa ano. First, we need direction. Diba? We need direction doon sa gusto nating marating. Okay? Yung next goal natin. And then number two, we need to improve. Diba? We need to improve unti-unti para maging ready tayo doon sa responsibility na yun. And patatlo po, we need to focus our attention sa mga customers po natin para po ma-feel nila, kasi po without our customers, wala po tayong business. That's the reality. Kahit po gaano ka sarap yung pagkain na pinaprepare natin, kahit po gaano ka quality yung mga meals natin, kung wala pong customer, wala po tayong business. That's why we need to focus on our mga customers.